first day of class niya ngayon. Kasama ko si Celestine. Entit namin si kuya niya. And right now, nagmamadali na ako umuwi ng bahay dahil ako ay may trabaho. So, yes, ako ay work from home, guys. That's the exact job na kailangan ko kasi I'm also a full-time mom and a full-time wife. So, yun. Pakita ko sa inyo yung paligid. Kapchagi nege natanajo no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga. Hinalhingal na ako maglakad, guys. Wala ka tao-tao. Nakikita niyo yan? Soccer field yan. Parang football field. Pagod, guys. Layan ang lakad ko. Pero okay lang yan. Morning walk. So after this, maglalagin naman tayo sa trabaho. Kasi may trabaho tayo ngayon. Okay. So balikan ko kay later. Sabi ng ate ko sa akin, wag mura muna ako masyadong mag-internet kasi nga, ano guys, na ano ko, nakakausik ako. Kasi kasi yung buhay dito. Ahanapin mo ba yung buhay sa atin na parang ibang-iba kasi, ibang-iba. Kamot ako ng kamot ng katawan ko. Huwag yun napasit yung mga ligpitin ko dyan. Oh, my Lord. Kasi, mamaya ako nagagawin yan. Yan nga, ano, ina-atake na ako ng ano ko, anxiety ko. Tsaka, at saka kasi gusto ko umuwi dahil yung kapatid ko, ano, aksidente siya. So, hindi ko alam kung na paano, nalaglagan daw ng grinder sa paa. So, muntik pa daw maputol ang paa niya. Ako kasi yung panganay sa amin. Hindi kami masyadong ano ng mga kapatid ko. Pero kasi simula pagkabata ng mga yun, talagang ako na yung nakaano dun. Kumbaga parang, simula pinanganak yun, ako nina kabantay dun. Kaya talagang ano ko sa mga yun, kahit na hindi kami nakalas nag-uusap pa. Siyempre, ate kay alam mo yun. Naiiyak ako, naalala ko na naman, ano ba yun? Ay, naku. Sabi ko, huwag ko naiisipin muna. Ay, naku. Gusto ka umuwi. Kasi, ano, alam niyo yung natatakot ka, baka pag-uwi mo, isa na sa kanila hindi mo na makita, isa na sa kanila hindi mo na makausap. Pati kailangan mo gawin to kasi yung sa pamilya mo naman, yung mga anak mo, may pangarap ka. Ay, naku. Na ano ko guys, nai-stress ako. Kasi hindi ko na alam kung ano pa talaga naka. Tapos, nalulungkot talaga ako. Yan. Natatawa ako doon sa mga nag-a-add sa akin. Huwag niyo po ko i-add ng i-add ko. Hindi ko po kayo kakayala. Ay, naku. Marami nagme-message sa akin sa ano. Kanina naiyak ako, ngayon naman parang ay naku, naging bipolar na ako siya. Ay, parang mabuang-buang ka na kasi ano, iniisip ko yung kalagayan ng kapatid ko. Naopirahan daw yung paa niya, tapos ito, nagtatrabaho ko, nag-uumpisa pa lang ako, wala naman ako maitulong. Tapos kami-kami lang kasi wala kaming magulang na tumutulong sa kanila, magulang namin halos na naiiyak ba ako kasi ano eh, wala naman silang matakbuhan doon, kaya nga pinilit talaga na sabi ko sa asawa kung kailangan makarating talaga tayo kasi gusto ko rin tulungan yung mga kapatid ko. Ay, naku Lord, Diyos ko, nakakabuang na oy. Ba't ba kasi ang hirap-hirap ng buhay? Sorry guys, sa mga makakapanood rito kasi
sana huwag na mag-vlog ka ganina. Kaso nakalimutan ko. Ay, nag-vlog ka pala ako na umaga. Ayun, nag-vlog na naman tayo. Sabi, siguro sabi na sa'yo. Ay, ka na. Ayan. Ano, tawag ito. Yun nga, syempre, diba? Siguro yung mga tao na ano nasa malayo sa pamilya nila, maiintindihan ko din ako. Kasi, diba, alam nyo naman, pagka malayo kayo, kayo yung parang lagi nag-iisip sa mga naiwanan. Kami kasi masyado nag-uusap noon. Pero, sa lahat ng ano ko, kapatid ko, yun kasi parang lagi kong kabiruan yun eh. Palagi ko kasi, at saka simula pagkabata, yung tipong pinanganak pa lang siya ng nanay ko. Kami na nung kapatid ko, ano, pangalawa yung nandun. Kasi talaga kami nagbabantay. Kaya, ayun, ganun na lang ang ano namin. Eh, yung kapatid ko rin na pangalawa. Hindi alam ko saan pakukunin yung panggastos kasi nga na-opera ng paa. Nakawa ko talaga. Matulungan. Kasi ano, kaumpisa pa lang din ang biglito sa dami ng ginastos namin. Walang-wala na rin talaga kasi nga alam niyo mahirap mag-umpisa ng buhay sa ibang bansa. Nakawa ko ako sa kapatid ko, yung alam ko. Sabi na lang ng pinsan ko sa akin, ano, magpakatatag ka dyan, ganyan. Kasi kapag uuwi kayo dito, tapos ano, ang laki-laki ng ginastos nyo, makarating lang dyan, para lang dyan, tapos masasayang. Ayan, so, yan. Ah. Hello guys. So, ako ay nag-film ngayon. Short clip lang. Isisingit ko lang doon sa mga ibang videos ko. So, ano nga ba ang trabaho ko dito sa UK? Marami pong nagtatanong yan. Yan po, i-discuss ko dito sa video na to. Kasama nitong pagsingit ko ng video na to, ng clip na to. Yan, so marami pong nagtatanong paano po ako nakuha ng trabaho dito. And ikukwento ko po yan sa video na isisingit ko tong clip na to. As of right now, I am on my duty and naka-break lang po ako. So, I'm on my aux 1. So, if you're familiar with that. Sa Philippines po, way, way before, ako po ay isang ano veterana na sa pagka-call center. As I may say, marami na po akong nag-experience sa Philippines. Sa atin po kasi, ang call center is binibigyan ng pangit na connotation just because it is a call center. And hindi lahat ay kayang pumasok doon. So, yung mga makakapasok sa call center, yung iba tingin nila is mababa lang ang trabaho ng call center. But then, I have proven to myself na ang call center industry is a big help kapag ka nasa ibang bansa na kayo. So, yon dahil yun po ay nagamit ko dito. And as a matter of fact, wala pa pong 1 month, meron na po akong work. Kaso matagal po kasi mag-verification po dito sa UK. So ayan, ngayon pa lang po ako nakapagsimula after ng training ko. Siguro, ano, tag ito, this is my second day. And yun, ako po ay isang tier 3 call handling advisor po dito sa UK. And sa Philippines po, alam ko, hindi mo lang ako naging tier 1. Hindi mo lang ako naging tier 1. I was just a simple customer service representative nung ako ay nag-uumpisa. But then, I have managed to undergo some training for trainers, for position of trainer, but then hindi ko rin po yun natuloy. So, I am with the same company. I cannot tell you what the company is kasi as part of confidentiality. So, yun. Kung gusto nyo po malaman yung buong kwento at kung ano pa yung mga maipapayo ko sa inyo tungkol sa call center industry dito sa UK, just keep on watching.
Say hi to our first car. Hi, car. We got this today. Our first baby. And he's just doing the tire. Yeah, see that? That's my baby over there. Say hi to my vlog. Hi. Say hi to my vlog, baby. Hi. Hi. So, nakakalito dito guys kasi left siya. So, yan. Ito ay fire. Something like that. Yay. Here. Here we go. This is our first car. We just got it today. And our second car, siguro mga after a month. Kasi kailangan tag-isa kami. So, ayun. Si Daddy. Hey! Hello, guys! So, today is another day! So, today is May 30th. And ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dahil as you can see dun sa aking mga Facebook post, guys, medyo marami-rami tayo inasikaso. At meron na pala kaming kotse. Woo! Ayan, so it is our first month and a half. Tama ba? 1 month and a half ata. It's not going down. It's okay. It's okay. Say hello to my vlog. Hi! Ayan. So yun, nalagay ko lang kayo dito. It is our first, tama ba? 1 month and ilang araw na ba kami? Basta ganun. First month and 1 week. So, yan, nakakuha na kami ng kotse kasi sumahod na si Mister and sumahod na rin ako. So, natulog kami dalawa para makuha ng ano dahil mahirap ang walang kotse dito, guys. Nagkasakit yung anak namin na kakalakad sa labas. So, napilitan kami bumili kagad. And it is really, necessary na bumili kasi yun nga ay isang necessity. So, yun. Magluluto tayo ngayon, guys, ng... Buksan lang natin yung ilaw para makita nyo ko. Tada! Ayan. So, magluluto tayo ngayon ng chow mien. And, papakita ko sa inyo. Ayan. Tumumba na kayo, guys. Ayan. So, papakita ko sa inyo, guys, yung ating mga ingredients. Mainit yung ating mantika, guys. And, lalagyan natin ng pinaghalong-halong kamatis. Ito, kamatis, sibuyas, and bell pepper. Magbago ng konti yung kulay ng sibuyas. Tapos ilagay natin itong halong-halong gulay na nabuto sa asa. Meron siyang mushroom, may shallots na rin siya, meron na siyang carrot. Yan. So, ito ay nakuha ko lang sa asa. Sabi ko, ay why not, magkaano ko, magka-chow mien ulit ako. Yan. Iluto natin maigi yung gulay. So, haluan ko lang to ng seafood para yung chow mien style na seafood ang aking gagawin. Yan. So, meron pa tayong itong seafood mix. Yan, ito yung gagamitin natin mamaya. Yan. Tapos, halo din natin itong ating toge. Halo natin yung toge and bok choy. Yan, para medyo marami-raming gulay. Okay, so haluin lang natin ito hanggang sa medyo ano-ano na siya, lumambot-lambot na yung gulay niya ng kaunti. Lagyan natin ng angkor para medyo may lasa lang siya. This is butter. Optional naman to guys, kung gusto niyong gayahin yung recipe ko, pwede naman. Kung ayaw nyo, okay lang naman din. Ayan, so, yan, ito yung mga free sa hotel. Kinukuha ako siya. Para hindi masayang. Kasi sayang naman. So, gagamitin ko na lang din. And, anchor butter. Ay, butter. Ayan. Gamitin natin kung ano mga pwedeng gamitin.
ganyan. Lagyan tayo ng onion, granules. Pampalasa yun, guys. Kailangan ko ng dalawang ganito dito para mas maghalo talaga siya. Kasi kung isa lang, parang kulang yung ano ko, yung space ng ganito ko, ng lutuan ko. Siguro kukuha ako ng mas malaki. Oh, lagyan natin siya ngayon ng coriander. Gusto ko siya na ito kasi iba yung amoy niya tsaka yung lasa. Okay, so lagyan na natin yung ating ibuli natin itong noodles natin. Lagyan natin itong ating seafoods. Lagyan na natin lahat. Haluin lang natin siya. And lagyan natin ito ng hindi pala yung soy sauce. Yung ating oyster sauce. Yan. Ang dami at saka tansya ng oyster sauce, guys. At saka yung mga pantimpla nyo, bahala na kayo dun. Kasi ako depende talaga. Medyo, ano, medyo bland ng kaunti yung lasa ng ano ko dahil may high blood yung asawa. Pero okay lang naman yun. Kasi dito, hindi mo naman masyadong mararamdaman yung gano'n. Dahil parang nasanay na din kami. So, wala kami patis dito. Ano lang, tawag dito, toyo lang minsan. Tapos, minsan, kadalasan puro mga ano lang. Yung salt and pepper. So, yun. Yan, nilalagay ko na yung ating noodle. Sinahalo ko na siya. Yan. Halo lang natin ng kaunti para mas medyo mag-ano siya, maglasa. So this is my own version of chow mien. So syempre kung may ibang version din kayo, guys, gusto lang yan, okay lang yan, dahil iba-iba naman tayo. Yan, ilagay natin ng kaunti soy sauce. Neto, may pitpit akong neto, so hindi ko na siya kailangan panlagay ng kahit na ano pang pampalasang iba dahil maano na tong nor, kumpleto na siya. Yan, hindi rin kami naglalagay na ng magic sarap dito kasi walang magic sarap dito, guys. And para lang din sa healthy living pa. So, bisan lang din tayo gumamit ng mga toyo-toyo dito. Bisan lang. So, para iwas na rin pa yung ano, high blood. Okay. So, lagyan lang natin siya ng ganyan. And ikot-ikot lang natin ito. Ikot-ikot. Ano, halo-halo lang natin siyang ganyan. Yan, so ihanda ko lang siya doon sa ating plate para may handa ko na sa aking mga kasama at tikman na natin siya. So, nag-ano na siya, oh. Nag-kumapit na yung kanyang parang sugary something doon. Kasi ito ay parang matawag dito, kotse. Yan. So, kanina nagluto tayo ng chow mien. Ito naman yung pinatapos ko para mamaya pagdating nila, kakain na lang kami. So, tapusin lang natin to. Ayan, so kakain na tayo, guys. Meron na tayo doon na kanilang... Ah, ayaw kasi ito yung ito. So, papatikin ko muna sa kanya. Can you, ano, the right crowd? I'm vlogging. Oh, you will see you. Sige. Thank you, love. Ayan, so... Oh, it's so, ano, so loud. They will put copyright on my account. They will not publish the video. Yan, so,
ito, meron na tayo niyan. Papakain lang natin sa mga bata. Ay, meron na akong rice. Hindi sila mahilig masyado sa rice. So, ako na lang muna magra-rice. Okay. So, bukod pa man din sa kung ano man ang mag-ano dyan, biglang may lumabas na magre-react, guys. So, uunahan ko na po. Ang mga bata po dito ay allowed mag-ano, mag-gadget. May mga sari-sariling gadgets po ang bata dito. So, hindi ko po sila pwedeng bawalan ng basta-basta na huwag gumaya doon sa kanilang mga kaklase. So, ayun lang po. Kasi baka biglang may mag-comment dyan. Bawal ang mga gadgets sa bata. So, yun. Pangungunahan ko lang po. Ang mga gadgets ay pwede po dito sa bata. Hey, Swansea Bay! Sobrang ganda. Hi, love! Hi! Swansea Bay! You want to swim? No, it's really cold. Let's check. Oh, come on. Let's wait for the water to come here. Let's just wait. Ang lamig, oh! Oh! So cold! Come here! So cold. Let's go back! So, nagbabayad na lang si Daddy ngayon, guys. Ayan, no? Kasi nakalimutan namin kumuha ng ticket kanina sa parking. So, pauwi na tayo. At yung mga bata, nasa likod na sila. And... sige, we will go to somewhere, ano, to another place. No, boring again? No, wait. Tintin said there's a police again. Ah, police. Okay, sorry. I told you, it's time to go home because the police will go here now. But the police will tell all the people that it's home time. Yeah, it's time to clear the ocean. The beach. Yeah, they have to clear everyone there. Yan, tapos na si Daddy. I need again a toilet. I want to go to another beach now. Where do you want to go? To another beach. Up, dahan-dahan. I got to go to another beach now. How much is it? 150. 150. Yay. Okay. Okay, pabiyahe na tayo ulit, guys. It will point to the smart one. That's me. Oh! Let it stop. Are you having fun? Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot in front of the other.